Yo, what's up mga kahasang? Welcome back to my channel. So, ayun, medyo mahaba agad yung buhok ko. Bilis, no? So, ayun guys, kung maalala nyo, nag-breed ako ng Molly kailan lang? Siguro mga 1 month or 2 months ago pa lang. Diba, nauna nag-breed ako ng ano, bumili ako ng 24k mollies, tapos nasundan siya ng balloon mollies. So, ayun, gagawa ko ng video para ma-update kayo, tsaka para mabigyan na rin kayo ng tip kung paano yung mga ginawa ko para doon sa pag-breed ko ng mga mollies. At ayun na nga guys, no, kasi bilis ng paghaba ng buhok ko, yung pagdami ng mga mollies ko dito na hindi ko rin ina-expect kasi ang bilis lang eh, lalo na yung balloon mollies ko parang ilang linggo pa lang, 1 month, wala pang 1 month, sobrang dami na niya. Ayun, no, ngayon yung binili ko kasi dito ano, 10 pieces lang to na ano eh, ay hindi, bali may freebie pala yun, bali mga 12 pieces lang yung binili ko nun na balloon mollies. Binigay niya kasi sa akin breeder na eh, tsaka mga buntis na, mga pregnant na yung binigay sa akin. So ayun, nanganak sila agad na nanganak dito sa setup ko. Ayun, kung makikita nyo. Yan yung mga breeder ko. Yan. Medyo ano to eh, medyo maamo tong mga to. Compared dun sa 24k mollies ko. Ito lumalapit sa daliri ko to eh. Yung mga 24k hindi, talagang natatakot sila sa akin. So, ayun. Kung makikita nyo, marami na akong fry dyan. As in, marami na talaga. Dumoble o triple na yung bilang ng fry. So, yung pinambili ko dito sa balloon mollies ko, bawing-bawi ko na siya. Kasi, palalakihin ko na lang itong mga fry na ito. Pwede ko na ibenta yan. So, yun. Bigyan ko kayo ng tip kung paano ko siya naparami. Meron din akong mga, ano, mga doon, nandun sa tab na yun. Nandun yung mga 24k mollies. Tapos, ituro ko sa inyo kung paano ko ginawa yon. Pero, bago ang lahat, syempre, bago kayo mag-breed ng isda, ang dapat nyo malaman kung paano mag-gender ng mga isda na i-breed nyo. So, dapat alam nyo kung ano yung male tsaka female. May mga ratio din yan eh, kung ano yung magandang breeder na, kung ilang ratio ng dami ng breeders nyo. Para, alam mo, mas mabilis dumami siya. Pero, pag mga ganto naman, mga live bearers naman, ano eh. Siyempre, mas marami yung female kaysa sa male kasi yun yung nanganganak. So, ayun yung pinakauna kong tip, mas marami yung female sa male. Pag magbe-breed kayo ng mga live bearers. Tapos yun, pag-usapan na rin natin tungkol doon sa iba't ibang klaseng live bearers. Tsaka kung paano sila nanganganak o tsaka paano sila nagbe-breed. So, sa video na to pag-usapan natin yun. So, ayun guys, simulan na natin. So, ayun guys, andito yung mga female balloon mollies ko. Ito yung gagawin kong sample. Ganito yung tsura ng mga female. Bali, para sa akin, mas maganda yung female sa male na balloon mollies. Kung alam nyo yung goldfish na highback ryukin, parang ganun to eh yung itsura nya, maliit lang na version kaya ang cute. So yun na nga guys, yan yung itsura ng female balloon mollies, sila yung rounded talaga kasi kung i-compare nyo sa male, hindi talaga bilog na bilog yung chan ng male eh. Compare dito na talagang parang balloon talaga kaya naging balloon mollies to. Then pag female na ganito, makikita nyo yung anal fin niya, hindi siya patulis. Ganito yung anal fin. Mapapansin nyo guys yung anal fin nito, tsaka itong isa na to. Ganyan ang anal fin ng female. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung pagkakaiba pag hinaluan ko na sila ng male. So yun guys, sinamahan ko na ng male yung mga females. So, makikita nyo yung pagkakaiba ng anal fin nila. Sa mga males, ang anal fin nila patulis. Parang karayom. Parang sa guppy din. Tapos kung mapapansin nyo yung mga males, hindi ganun kabilog yung chan nila. Compared sa female na talagang parang lobong-lobo. Ayun yung mga male ganyan lang. Simple lang. Anal fin ng lalaki, reproductive organ, yun yung ginagamit niya pang breed. Ayan o, nakita niyo. Ganun sila mag-breed, bali yung organ ng lalaki, parang tinutusok niya doon sa female. So ito yung sinasabi kong reproductive organ ng mga males. Lahat ng male na ano na live bearers, ganyan, yung parang may karayom sila na ganyan. Yun guys, kung magbe-breed kayo ng mga mollies o kung anong mga live bearers, gawin nyo mas marami yung female sa male
para hindi na i-stress yung female saka tutusok ng male, kasi walang ibang gagawin niya kundi tumusok ng tumusok eh. So mas maraming female, mas less stress sa females. Ito guys, bigyan ko kayo ng slow-mo, ganyan oh. Ganyan sila mag-mate. Bali yung male, tinutusok niya yung female na ganyan. Pag nakikita niyo ganyan yung mollies niyo, nagbe-breed yun. Expect niyo magkakaroon din ng fry yun balang araw. So ayun guys, ganyan sila mag-breed. Tapos ayun, sana nakuha niyo kung paano mag-identify ng gender nila. Kasi madali lang naman talaga yun. Pag nakasanayan niyo yun, isang tingin niyo palang alam niyo ng gender. At ayun guys, ipakita ko sa inyo ngayon kung paano yung tank setup ko o tub setup ko ng mollies, kung paano ako nagbe-breed. So, etong tank na to, makikita nyo, andyan yung ano, breeders tsaka yung mga fry, andyan na lang din yan. Sama-sama sila dyan. Tapos yun, marami akong ganitong hornwood plant tsaka guppy grass, magkahalo sila dyan. Yan ay yung form of ano ko, of aeration ko sa kanila, yung source of oxygen nila, live plants. Saka para maging healthy rin yung tubig. So ayan, ganito karami. Para taguan din ng mga fry. Pero tingin ko hindi naman sila kumakain ng fry eh. So ayan, may kabomba pa ako doon sa ilalim. Yung mga pinaparami kong kabomba. Andyan sila. Tapos yan, kung makikita nyo ang dami ko ng fry dito. Wala pang ano to, wala pang 1 month sa akin tong mga breeders ko na to. Pero ganyan karami na sila. So ganyan kasimple lang guys, iniwan ko lang sila dyan. Water change ako once a week. Tapos twice a day ko sila pinapakain diyan. Ayan, ganyan na sila karami. Dito naman yung mga 24k mollies ko, 20 pieces sila dito. Bali mga breeders lang to. And ang ano ko rin yan, plants lang, tapos may snail. Water change ako once a week. Tapos ano pa ba, yung mga fry nito, pag nakakita ko ng fry nito, nililipat ko sila doon sa mas malaki. Kasi para mas mabilis lumaki, ang dami ko na rin ano nito eh, fry nito eh. So iniwalay ko na kasi mapupuno sila, ang late lang ng tub ko na yan eh. Dito ko nalagay sa repan ko, andyan yung mga fry. Yung iba parang juvie na rin eh, medyo lumaki na kasi 1 month old na rin sila. So andyan sila lahat, nakikita nyo, palang ilang yun. Kasi yun nga, mas malaki yung ano, mas malaki yung space, mas mabilis lalaki yung mga fry. Ganun naman talaga kahit anong isda eh. So, mas pinili kong ilagay na lang dito yung mga fry. Tapos i-harvest ko na lang siguro sila pag lumaki na sila. Ganito guys, so kunyari yan, yung fry na yan. Kukunin ko lang yan sila dyan. Tapos ilalagay ko dito sa kabila. Araw-araw ko tong ginagawa na lagi ako may nakikitang fry. Nililipat ko lang na nililipat, kaya ang dami na nito. Ayan guys, so kung makikita nyo, I have thousands of fries. Okay, joke lang, walang 1,000 yan. Pag yung mga 1,000 kay Kuya Dexter yan. Ngayon guys, kung mapapansin nyo, ang liliit ng setup ko. Kasi yung space ko kasi dito sa akin limited. Hindi kagaya nung ibang napapanood yung na gumagawa sila ng malalaking pans, concrete pans, mga mud pans, o yung mga trapal pans na malalaki. Maganda rin yun kasi mas malaking ano talaga, mas malaking tank or pan, mas okay talaga, mas mabilis lumaki yung mga mollies. Pero hindi kasi pwede sa akin yun eh, kasi nga limited space lang ako. So ang pinakamalaki ko na lang na pwede ilagay dito, itong rep pan na to na around 50 gallons yata to. Pagiging ko yung mga halaman, so makita nyo. Yung iba kasi nasa ilalim eh. Pero marami talaga to. Almost, hindi ko alam, mga 500 na yata yung fry ko dito. So wala pang 2 months ako nagbe-breed ng mollies. Ang dami ko ng molly fry tsaka juvie. So soon makakapagbenta rin ako nito. Then ayun nga, kung gusto nyong massive breeding talaga ng mollies, kailangan nyo ng malaking space. So kung wala naman, pwede kayo mag-breed ng ganito paunti-unti.
So ayun guys, ganun kadali lang naman mag-breed ng mollies. Actually, effortless naman talaga mag-breed ng mollies kasi kung saan naman sila nagbe-breed. Tapos ayun nga, kailangan mo lang i-water change siya, ano, weekly, once a week i-water change mo siya. Tapos yun, yung filtration nyo, parang yung ibang isda din, ganun din naman. Kailangan nila ng filtration o kaya yung source of oxygen nila. Kagaya nung sa akin, yung mga setup ko dito, puro live plants lang ang ginagamit ko. Kahit sa ano, guppies, parehas lang naman sila ng guppies eh. Pinagkaya ba lang ng mollies? Ibang klaseng ano siya, isda siya. Pero yun nga, yung parehas silang live bearers, tsaka, ayun, halos parehas sila, iba lang itsura. Tapos ayun, sa pag-gender ng ano, ng guppy, tsaka ng mollies, parehas lang din talaga sila. Halos parehas lang. Tapos ayun, sa setup nga pala ng tank nila, dalawa yan eh, di ba? Pag meron kayong pump, mas okay yun meron kayong pump. Tapos kung wala naman, gusto nyo magtipid, gayahin nyo yung sa akin mga tubs na to. Kasi itong tubs na to, di ba, mura lang naman ang bili ko dyan. So, kailangan nyo lang ng live plants pag mga gantong setup. Saka outdoor ako eh. Ayan, nasa labas ako. So, andyan lang yan. Hinahayaan ko lang dyan dumami yan. Tapos, ayun, mas maganda talaga kung ililipat nyo yung, ano, yung fry. Iiwalay nyo dun sa mga breeders para mas mabilis sila lumaki kasi mas nakakain sila na maayos nga nun. So, ayun lang naman. So, ayun, kung magtatanong kayo kung ano yung pinakamadaling i-breed talaga na isda na mabilis dumami, marerecommend ko talaga mollies muna. Magsimula kayo sa mollies bago kayo mag-guppy. Kasi ang guppies kasi mas maselan siya kaysa doon sa mollies. Based on my experience yon na yun nga, sa guppies kasi minsan may mga namamatay sa pagpalit-palit ng temperature ng panahon. Sa mollies hindi, matibay sila eh, kahit sobrang lamig tapos biglang iinit. Hindi agad-agad sila namamatay. Hindi ko alam kung anong meron sa kanila. Sobrang tibay nila. So yun nga, recommended talaga siya sa mga beginners na ngayon pala magsisimula mag-breed o ngayon pala magsisimula mag-fishkeeping. So ayun guys, taposin ko na ang video na to. Para doon sa ngayon pala nakanood, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo lang yung subscribe button at yung notification bell para ma-notified kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos yun, paki-like na lang tong video na to kung nagustuhan nyo yung video na to. O kung may natutunan kayo dito para, alam mo yun, more likes, more views, parang ganun eh. So ayun, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Tapos ayun, syempre, bago ko tapusan ang video na to, andito na ang inyong mga shoutouts. Shoutout kay John Luis Doliente na first comment ng last video ko. Shoutout kay ako si Kali Ye. Shoutout kay Guppy Alliance Philippines Davao from Mike Hebron. Shoutout sa Filipino Fish Hobbyist in Montreal, Canada. Tsaka sa channel ni Calix Millicent. Shoutout kay Tororo Ramos. At shoutout kay Jerome Caballeros from Team Zero Digos. Shoutout kay Clive Owen. Tsaka shoutout kay Mandrex. Shoutout din kay Carol Manalak from Kuwait. Sana suporta mo sa abi yung asawa mo. At ayun, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Fish out.